Good morning sa lahat ng mga ka-YouTube nating nanonood at nag-aabang ng updates para sa aming backyard farming ngayon. Guys, finally, eto na ang nakakatuwang bagay na nangyari sa amin. Yung isang vlog ko, nakabili na kami ng incubator. So ngayon, dito matutunghayan nyo, eto yung mga matutunghayan nyo dun sa videos namin. Ayan na po, umaandar na po yung dalawang incubator. Ayan, dito po sa aking isang maliit na incubator, naglagay po ako ng, actually 2 days pa lang po ito. Ayun, yun yung mga itlog. Layer chicken po yun. Kasi yung layer chicken, as I've said before, ang kagandahan dito, itlog lang po ito ng itlog. Ito po yung kinakals pag sobrang tanda na sa pangingitlog. Yan, ito yung mga nangingitlog nung araw-araw nating nabibili sa tindahan na white egg. So ano pang itinagdag natin? So itong aking isang incubator dito, ang nilagay po natin is, hangatin natin, itlog ng itik. Ayan, ang dami kung titignan nyo. Napos na yung walis tingting nyo na. Ayan. Actually, itong itlog po na nilagay natin ngayon is balot na binili na natin sa palengke. Yung hindi pa po na iluluto at mainit-init pa siya. Warm pa siyang masyado. Tapos, ang 10 days lang po itong i-incubate. So, kagandahan po dito, pag ina-incubate to for 10 days, mapipisa na po yung ating itik. Madadagdagan yung ating mga itik na nangingitlog. Ayan. Tunghayan nyo pa po yung iba pang mga pangyayaring nagaganap dun sa ating backyard farming. Ngayon, nandito naman tayo para silipin yung iba pa nating alaga. Yung iba pang mga sisig. Ayan sila. Ayan. Kung napapansin nyo, yung iba mayroon dalawang, yung tatlo dyan is turkey. Tapos, yung mga puti is layer chicken na yan, na una nating napapisa. Yung dalawang brown dyan, mga saso chicken. Yan yung ating dagdag na alaga. Nilalagyan natin sila ng ilaw para hindi sila lamigin. Ayan guys, tapos dito sa kabila, ayan. Ayan, mayroon tayong bagong pisang Muscovy duck. Ayan sila, ayan yung ating bagong pisang Muscovy duck. Ayan, sara muna natin yung kulungan guys. Alam nyo ang nakakatuwa dito, bine-blessing tayo ni God. Kahit hindi natin maiwasang magbenta ng mga alaga nating hayop, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpapala ng Diyos. May mga alaga pa din tayong napipisa at nadadagdag dun sa mga alagain nating mga hayop. Doon tayo sa kabilang lote para makita nyo kung ano yung bagong blessing ngayong araw na to. Yan, naglalakad tayo papunta dun sa bakanting lote. Actually, impwesto ng mga alaga kong hayop, guys. Mula dun sa bahay, tatawid ka. Yan. Ayan yung bakanting lote. Yan. Yung kubo dun sa dulo, andun yung mga alaga nating mga pabo. Andun yung alaga nating mga hayop. Andun yung mga Muscovy duck, yung mga gansa. Yan. Tara, punta tayo dun. Lakad-lakad lang. Alam nyo dito yung distansya nung bahay hanggang dito, mga 30 meters. Ayan, 30 meters. Araw-araw, ang ginagawa natin, naghihigib tayo ng tubig, umaga't hapon, para palitan yung tubig ng alaga nating mga hayop, guys. Kasi, nadudumihan, natatapon, nauubos. So, yung mga alaga nating hayop, kailangan lagi silang may tubig, na malinis para kanilang iinumin. So, dito na tayo sa bakanting lote. Ayan na sila. Ayun, yung ating mga alagang turkey. Ayan sila. Hanggang dun sa dulo. Ayun yung ating mga alagang turkey.
Tapos, ayun na yung ating mga Muscovy duck na napisa. Ano yan? 17 yan. Tapos, may kasama na yung 5 itik na malalaki-laki. Ayan yung ating mga Muscovy duck. Ayan na sila. Ayun. Ayan si Daddy Turkey. Ayan ang laki-laki niya. Ah, diba? Nagyayabang siya. Pulang-pula yung kanyang palong. Ayan, oh. Ayan, ayan, oh. Diba? Ang ganda-ganda ng feather niya, oh. Ayun yung isa pa niyang brother turkey dun, oh. Ayan, mga alaga nating mga turkey. Ayan. Oh, diba? Nagpapakitang gilas yung alaga nating turkey. Ayan sila. Ayan sila, di ba? Dalawa sila. Yung iba binatilyo pa dun sa dulo. Tapos yung mga girls. Ayan. Usog pa tayo dun sa loob, ha? Dala. Usog pa tayo dun sa loob. Ayan. Lakad tayo. Makikiraan kami, mga turkey. Padaan-padaan si Daddy. Ayan. Ayan sila. So, ano nakakatuwa dito, guys? Yan yung ating pugad. Anong mayroon sa pugad? Nang itlog na yung dumalaga nating turkey. Ayan, ano pang mayroon? Nakikita nyo yung nandun sa pugad, guys? Si Mami Goose. So, anong mayroon kay Mami Goose? Tanggalin natin yung takip. Ayan ang mayroon kay Mami Goose. Ayan, si Mami Goose. Anong update na? Oh, galit siya, galit. Ganito kasi si Mami Goose. Once na hatching na yung kanyang mga itlog. Yung apat na itlog ni Mami Goose, guys, tatlo lang yung namatay yung isa. Yung itlog sa loob, namatay yung sisiw. So, tatlo lang yung natuloy. So, anong mayroon doon? Nagalit siya. Tignan nyo. Galit na galit si Mami Goose. Mami Goose, don't be harsh. Huwag ka masyadong magagalitin. Masama yan. Love ka ni Daddy. Ha? Ay, sobra siyang masakit. Masakit siyang manuka. Sobra. Aray ko. Ayun yung baby goose. Nakikita nyo yung baby goose dun sa loob. Yung kulay dilaw na yun. Ouch. Ouch. Sobrang sakit. Ayan yung hatching na sila, oh. Ayan, butas na siya. Butas na yung itlog ng baby goose. Tapos itong nung namatay si number 4. Ito si number 1, sorry. Si number 1 yung namatay. Ito na yung itlog ni. Ito si number 4. Ayan, butas na. Aray! Ito si number 3. Butas na siya. Siyempre, yung unang-una, si number 2. Asan si number 2? Ayan, nakikita nyo yung balat na yan, guys. So, ibig sabihin, napisa na si number 2. Galit na galit si Mami Turkey. Sobrang sakit niyang manuka. Eto si... Aray! Eto si number 2. Napisa na si baby. Ayan. Ayan si baby goose ayan si egg number 2. Baby goose na siya ngayon. Aray! Ang sakit-sakit, guys. Sobrang sakit niyang manuka. Tingnan nyo. Namula na yung kamay ko. Ayan. Nagagalit siya. Sobrang protected siya ng baby niya. Aray ko, binubugbog niya ako. Ang sakit-sakit ng ginawa. Sakit. Binubugbog niya ako. Tingnan nyo. Tingnan yung kamay ko, guys. Damayan nyo ako. Tingnan yung ginawa niya. Tingnan nyo. Namumula. Ayan.
Ayun, tignan nyo namumula yung kamay ko. Yun ang ginawa ni Mami, Mami Gu sa akin. Kahit ikaw pa yung amo nila, kahit talaga mo pa sila, nananakit sila. Ayun, sobra. Excited lang ako. Sakit-sakit na lang kamay ko, sobra. Tatakpan ko siya ng screen para hindi siya guluhin nung turkey. Gano'n. So, maghihintay tayo hanggang bukas. Ayun, namula. Grabe siyang manapit. Yung asawa ko, di pa ako sinasaktan ng ganito. Pero yung bus, ayan, binugbog ang lolo. Sobrang sakit. Galit na galit siya. Alam nyo guys, hindi lang talaga maiiwasan na yung mga hayop, eh ganun sila ka-protected dun sa kanilang mga babies. Parang tao lang yan, pinoprotektahan yung kanilang mga anak ng mga magulang. No matter what happened, para dun sa anak, poprotektahan. Ganyan din ang mga Mami Goose. Kaya kahit namumula-mula yung braso ko sa kakatukan ng ganso. Pero feeling thankful pa din ako kasi out of 4 na itlog, eh may mapipisang 3. Ayan, sa awa't tulong ng Diyos. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung videos ko guys, don't forget to like, tapos share, tapos mag-subscribe na rin ako. Mag-subscribe na rin kayo. Para lagi kayong pakipindot din yung notification bell para lagi kayong updated dun sa mga videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan. Sana pagdating ng araw, ma-reach na natin yung 1,000 subscribers. Please, guys. Mag-subscribe po kayo para masulit naman yung pagtuka-tuka na kayong alaga kong gansa. Salamat sa lahat ng nanonood. Mag-ingat kayo lagi. Pinagpawisan ako. Ingat! Thank you for watching my video.